up everyone, it's me Lauren Q. I'm back. Hello po sa inyo lahat. Magandang tanghali po, mga masa. Magandang tanghali. Hello, 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 hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong tanghali. Siyempre, sa lahat naman ng mga bago naming subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ni Lauren Q at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, Lauren, kamusta ka? Eto po mga masam, okay naman po. Kayo po ba, kamusta? Okay din lang ako, Lauren. Pero syempre, excited ako dito sa pag-uusapan natin ngayon na talaga naman nakakaloka dahil malapit na nga ang coronation night ng Miss Charm International 2023. Kailan to magaganap, Lauren? Magaganap ito, mga masam, sa February 16, di ba? Malapit yes. Na, ilang tulog na lang. Mm-hmm. At sa akin, hindi lang yun, Lauren, syempre yung fabulous na prices na $100,000 US dollars. Kanino kayo mapupunta to? 100,000, di ba? Yes, it's a equivalent of 5.4 million pesos na tumatalimpe. Di ba ang bongga? Sarap pag yaman. Nanalo ka na. Yaman ang bonggang-bongga ni... Pero syempre, Lauren, hindi lang naman yung mananalo ang swerte. Lahat din sila ay swerte dahil nakapag-join sila dito sa Miss, kauna-unang Miss Charm International 2023. At alam mo ba, Lauren, lahat pala sila ay libre ang ticket nila dyan. Ay, yes, oo, Mama Sam. Tama ka nga dyan. Ayun, ngayon na dito sa memo ng Miss Charm International na ano nga, free plane tickets para sa mga kandidata. Totoo. Pero syempre ngayon, sino ba yung mga nakikita natin na talagang pumapalo ngayon bilang kandidata dito sa Miss Charm International 2023? At itong pag-uusapan natin, Lauren, ito ang first prediction natin dito sa Miss Charm International. So, simulan na natin, Lauren. Huwag na natin patagalin. Yes, Mama Sam, tama ka nga dyan. Itong first 10 prediction natin dito sa Miss Charm 2023. Mama Sam ito, sisimulan natin sa 10 spot to 1 spot. Para sa 10 spot, Mama Sam, andyan po si Miss Indonesia. Indonesia. Actually, napapanood ko to si Miss Indonesia. In fairness kay Miss Indonesia. Mukhang laking abroad niya to. Kasi ang galing magsalita ng English. Plus, nandoon na makikita mo laban na laban si Miss Indonesia. Yes. At nakikita mo din yung kanyang mga outfitter na sinuot dito sa Miss Charm International na talagang kabugera ang lola mo. Kaya hindi rin imposible talaga na si Miss Indonesia ang isa sa mga talagang lalaban ng todo-todo para sa corona ng Miss Charm International. Mukhang magaling to pagdating sa communication skills. Yes. And ito pa, Mama Sam, para naman po sa number 9 spot, andyan po si Miss England. England. Actually, si England, gusto ko yung beauty niya. Pang Miss Universe yung itsura niya, di ba? Talagang masasabi mo, high-class beauty, and then kumakabog din sa competition. Hindi ko siya masyado nasusubaybayan, pero pag nakikita ko yung ibang photos niya, nagagandahan ako sa kanya. Kaya tingnan natin kung i-extend nga ba siya sa semifinals ng Miss Charm International. Yes, tama ka dyan, Mama Sam. Sa mga photos niya, hindi siya charming, pero yung gorgeous talaga is makikita mo sa kanyang face, as in, ang ganda niya. Totally agree. Ito naman po, Mama Sam, para naman po sa number 8 spot, andyan po si Miss Philippines. Miss Philippines. Alam natin si Miss Philippines hindi magpapakabog to, lalo na alam natin yung magaling ang kanyang communication skills. Yes. Medyo natatakot lang ako, Lauren, kasi hindi ko alam kung ang ating pambato ay kakabog ba talaga ng todo-todo. Kasi lahat naman ngayon parang, sige, naniniwala tayo sa galing nila, pero pagdating sa competition, Diyos ko, nakaka-trauma, katulad na nangyari kay Celeste Cortesi at dito nga kay Mr. Global International na hindi pumalo sa semifinals. Huwag naman sana kay, ano, kay Philippines dito sa Miss Charm International. But naniniwala ako, papasok si ano, si McDonald dito sa competition. At hindi ko naman makikipagkabugan yan. Ayun nga lang, medyo napansin ko yung kanyang outfit at minsan ay hindi pasok sa banga. Hoping, Mama Sam, na sana nga pumasok sa
finalist ng Miss Charm 2020. I hope. Hindi lang finalist, sana mag-top 5 man lang or mag-top 3, ganon. Talagang yun talaga yung wish ko. But nagtuwala ako, communication skills papalo to. And then, nakita naman natin siya kung paano lumaban sa Miss Universe Philippines. Talagang naitatawid niya yung eksena. But I'm so excited to her. Let's see. Yes, abangan na lang natin siya kung kaya niyang ipasok yung sarili niya sa finalist ng Miss Charm at kung kaya niyang itungtong yung sarili niya hanggang dun sa top 5 ng Miss Charm 2023. I hope so. Pero alam mo, Lauren, nakita naman natin na kabugyaran ng yung kanyang pasarela. Magaling na mong umeksena, di ba? So, abangan yes na lang natin. Ito naman po, Mama Sam, para naman po sa number 7 spot, andyan po si Miss Costa Rica. Costa Rica. Alam mo kung siya mapag-uusapan, pag tinignan mo yung mga photos niya, charming talaga siya. Ang ganda ng mukha. And then, nando doon na nakikita mo talagang sumasabay sa eksena. Ako, naniniwala ako na kaya niya talagang sumabay sa competition at hindi ako magtataka kung makakarating to hanggang top 10, top 5. Let's see kung ano yung ipapakita niya. Kung tatumbling ba siya or eksena siya. Pero maganda si Miss Costa Rica. I like her. I agree, Mama Sam. Ang ganda nung shape ng kanya mukha at lalong-lalo na yung kilay niya tas yung mata niya. Bongga, ang ganda niya. Totoo naman. Ito naman po, Mama Sam. Number 6 spot naman po. Andyan po si Miss South Africa. Uy, favorite ko to. Para siyang manika. Para siyang black Barbie doll. Yes. Actually, papunta pa lang siya sa ano. Papunta pa lang siya sa Miss Charm. I like her na. I found her beauty. Yung alam mo yung black beauty na, wow, talaga makikita mo yung charming. And then, alam mo, Lauren, mas maganda pa siya sa inilaban nila sa Miss Universe. In fairness sa kanya. At nakita mo kung paano rumampa to. Talagang kabugera. Yung body niya, wow, ang sexy. And then, black beauty, pero makikita mo yung charming sa mukha. I like her hair, yung hairstyle niya na ladlad lang, hindi kinukulot, hindi ina-eksena. Parang as in talaga straight hair lang, bumagay sa kanya. Para siyang si Miss Supranational na pinaganda. Charot. So yon. Gusto ko yung beauty niya, gusto ko siya, promise. And then, kabugera. Yes. Ito naman po, Mama Sam. Para naman po sa number 5 spot, andyan po si Miss Russia. Russia. Actually, isa to sa mga parang napili na best in swimsuit. Kasi naman, ang ganda naman kasi talaga ng katawan. Tapos ang ganda ng yes mukha. Yung alam mo yun, yung para siyang artistahin yung dating. And na pinaghalong parang supermodel. Parang supermodel. Yes. Gusto ko yung eksena niya, promise. Surprise ako kasi palaban si Russia. In fairness sa kanya. Kahit konti lang yung publicity niya, pero alam mo yon, pagdating naman sa loob ng competition, ang eksena ng bonggong-bongga. Love. Yes, para siyang Mama Sam yung sa Miss Universe 2018, yung katime ni Catriona Gray na si Miss Russia. Di ba ang ganda din ng mukha nito is barbihan yung mukha. Parang ganito din yung pinu-offer na ganda nitong si Miss Russia ngayon dito sa Miss Charm. Naganda. Ito naman po, Mama Sam. Para naman po sa number 4 spot, andyan po si Miss Vietnam. Vietnam. Actually, si Vietnam, napanood ko yung coronation night niya. Ang ganda. Sobra pa ng ganda yan nito. But, nandoon ako na parang, minsan may angulo siya na hindi ganun kagandahan. Pag nag-side view siya, Mama Sam, ano, as in, parang, yung kabila is may ino-offer talaga yung beauty makikita mo. Pero pag meron ng angulo talaga makikita mo is, ano talaga, parang nawawala yung ganda niya, ganun. Oo, yung charm, nawawala yung charm niya, hindi nag-i-stay. Pero syempre, nandunod tayo na, syempre, home court sila, Vietnam, ginawa ang Miss Charm, and then of course, papapasokin nila sa si Vietnam. Hindi, ako yes matataka kung biglang makakarating yan sa top 3, makakarating yan sa top 5. Syempre, home court sila. But tignan no natin. Huwag naman sana siya yung manalo. Unfair naman sa iba, di ba? So, but nakikita ko naman, deserve naman niya makapasok sa semifinals at deserve naman niya ang posisyon na siguro top 10. Pero not to the point to the highest
ano, position. Kasi marami pang maganda at mas marami din mas magaling kesa sa kanya. Yes, I agree po, Mama Sam. Para naman po sa number 3 spot, andyan po si Miss Venezuela. Oh my God. Deserve Totoo. niya. Kung sakasakali magta-top Ang 3 siya, sexy niya. deserve niya. Ang sexy-sexy. Yes, Beauty, oo. check. Body, Perfect yung check. katawan And niya, then, yes. kapag naglakad siya, oh my God, Check, nakakaloka. check. Di ba? Oo, So, as in. sino bang ano, sino bang magkukontra na hindi siya maganda? Sino kukontra na hindi niya deserve ang top 3 spot? Talagang nandoon palaban si Miss Venezuela at nararamdaman ko, eh, eksena talaga siya ng todo-todo. I Ganda. agree. Gusto ko yung beauty. Ako din. Ito naman po, Mama Sam, para naman po sa number 2 spot, andyan po si Miss Dominican Republic. Dominican Okay, Republic. sorry. Alam naman natin ever since naman si Dominican Republic. Isa to sa mga tinitignan. Isa to sa mga may ingay na kandidata. Isa to sa mga sinasabi ng lahat na ko, mukhang ito ang mananalo. Pero hindi. Andiyan pa yung isang kandidata na mukhang sisira pa pangarap niya. Pupuhan talaga. Pero piling ko maglalast to standing. Yes. Pwede, Mama Sam, pero aabangan natin yan si Miss Dominican Republic. Tingnan natin sa Dominican Republic kung aariba ng bonggong-bongga. Oo, Mama Sam, pwede. Pero, Mama Sam, itong mga nabanggit natin kandidata mula sa top 10 spot hanggang dito sa top 2 spot ay grabe din. Pumapalo din, lalo-lalo na si Miss Venezuela, Russia, andyan si Miss Philippines din. Siyempre, yung mga yan is hindi din magpapahuli. Lalaban at lalaban din yan. Pero Naman po, syempre, Mama walang, Sam. walang kakabog sa beauty talaga ni Miss South Africa. Gusto ko talaga yung beauty niya. Ayan, yung Black Beauty ng Barbie doll, no? The Dominican Republic kasi short hair lang eh. Pero kasi yung ino-offer ni South Africa with beauty and brain. Ay, yes. Kung mayroong Black Beauty, Mama Sam, mukhang Barbie doll talaga, itong sa number one spot, Mama Sam, ay hindi din nagpapahuli. Maganda, charming, at mukha talagang Barbie. Ito si Miss Colombia. Si Colombia. Actually, parang feeling ko siyang mag-Miss Charm talaga this year. At walang duda. Bukod doon sa nanalo siya ng special award, nanalo siya ng Best in Swimsuit. Ito talaga si Colombia talaga ang nakikita ko mag-Miss Charm ngayong taon na to. At kung charming ang pag-uusapan, charm naman talaga siya. Kung oh, sa sexyhan ang question pag-uusapan, sexy talaga siya. At kung yes, sasabihin mo, parang kahit ako, gusto ko siya ang manalo. Pero depende, depende sa laro ng laban. Kasi syempre hindi natin alam pagdating sa coronation night kung sino nga ba talaga yung mga aagiba dyan. But for now, si Miss Colombia yung nakikita ko na ko mukhang ang lakas na corona ng Miss Charm International. Nangangamoy corona to, promise. Yes, I agree, Mama Sam. Kaya grabe itong Miss Charm 2023 as in. Sam, abangan na lang natin kung aari ba pa nga itong pambato natin ng Pilipinas si Annabelle McDonald. Ayun, Lauren. Yes, kahit ako talaga yan din yung inaabangan ko. But aminin natin o hindi, marami talaga at malalakas ang mga kalaban natin dito sa Miss Charm International 2023. But syempre, excited tayo, di ba? And cross finger talaga para kay Annabelle McDonald. Magtiwala lang tayo sa kanya. Marin mo naman, ano umulan ng charm ang beauty niya sa coronation night, di ba? Yes, mali mo naman, Mama Sam, dun sa coronation night ng Miss Charm 2023 ay mag-shine kay Miss Philippines. Di ba? Why not? Mag-shine like a diamond star. So, let's yes see. So, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q? Tingin ba ninyo, aariba nga ba itong mga nabanggit namin na top 10 na kandidata dito sa competition ng Miss Miss Charm International 2023? And then, kayo, sino ang nakikita ninyong palaban na kandidata sa mga kandidata ngayon ng Miss Charm? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon dito sa Miss Charm International. Ayan, so yun, sa lahat ng tumutok sa amin ngayong tanghali with Mama Sam, maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click na rin po notification bell para lagi kayong updated.
Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thanks for watching! Have a good day!